Malapit na po. Makakalabas si Francis Leo Marcos mula dyan sa kanyang kinapipitan sa National Bureau of Investigation. Nasikaso na po ng kanyang mga lawyer sa pamumuno ni Attorney Abraham Espejo, Attorney Bestido, JCB, or Attorney Bestido, at Attorney Chua. Kabilang po sa mga kaso na maaaring naayos na o ay ang RA-8050, yung anti-optometry law ng RA-9262 na parehong Melapol. Pero yung RA-9262 ay maaaring wala na, hindi na pinag-usapan dahil may isang Francis Marcos Mana na 41 anyos, isang vendor, ang may kaso talaga ng RA-9262 sa Nueva Ecija na nahuli ng Hain PNP kamakailan noong March 21 yata yun. Nahuli ng Hain, ha? March 21? May 21, ano? Na nahuli ng Hain PNP sa barangay Poblacion, San Leonardo, Nueva Ecija. Yun ay ayon sa aming interview kay Lieutenant De Belen ng Hain PNP. Wala hong kaugnayan yung kaso ni Francis Marcos Mana kay Francis Leo Marcos. Ayan na rin ang sinasabi ni Francis Leo Marcos na kailanman na hindi siya nagpupunta sa Nueva Ecija. At gusto kong pag-usapan po natin ang mga haka-haka at mga sabi-sabi. May nagsasabing hindi makakalayan sa FLM dahil may kaso siyang non-available tulad ng human, rather na katulad ng qualified human trafficking. Gusto ko lamang kung pag-usapan natin ang batas yung sa information about bail, no, sa ating bansa. Bail Rule 114, no? Ang sinasabi po doon, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable by sufficient sureties or be released on recognition as may be provided by law. The right to bail shall not be inferred even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required ayon sa Section 13, Article 3 ng Constitution.